nung nalaman niya na meron pala siyang cancer. Siyempre, it was really difficult for him. You won't think that somebody like that, a professional player who's that strong and a great athlete, it never enters your thoughts. Baka mangyari sa kanya. Di makapaniwala ang mga kaibigan, pamilya at kasamahan ng nag-iisang general ng PBA na si Romel Adukul. Nahahantong sa cancer ang kanyang iniingat-ingatang katawan. Dumating talaga yung tinanong ko si God, bakit ako na may relationship naman ako sa'yo. Yung will mo, sinusunod ko naman. Healthy life naman ako. Athlete pa ako. Bakit ako nagkaroon ng ganito? Para sa isang binansagang most valuable player at best defensive player sa larong basketball, ang sakit na cancer ay kasinsaklap sa hatol na bitay. Nakikita ko yung wife ko umiiyak na. Tapos yung mga colleagues niya nagsabi na may cancer ka. Ang unang tinanong ko, kung makakapaglaro pa ba ako. Hindi, kaya nagulat yung wife ko sa akin, nagulat siya na, ha? Imbes na tatanayin ko, mabubuhay ka pa. Kung player ka, talagang yung identity mo nandyan sa basketball, di ba? And so to find out you have cancer, it's like, well, this stopped me from doing what I do. Si Romel ay na-diagnose ng stage 3 nasal pharyngeal cancer. Sa ganitong uring sakit, ang mga cancer cells ay namumuo sa nasopharynx o sa airspace sa likod ng ilong at sa taas na bahagi ng bibig. Nagkaroon ako ng lymph nodes. Minsan sa umaga, nagda-nosebleed ako. Buti na lang yung wife ko, sabi niya ipabiopsy natin. Maagang nadiskubre ang cancer ni Romel sa tulong ng kanyang doktor at asawang si Joy. Ngunit kahit naagapan ito, kakaibang sakit pa rin ang naranasan ni Romel habang sumailalim sa 6 na sessions ng chemotherapy at 35 sessions ng radiotherapy. The tumor is right behind lang itong area nito. So yung natamaan na rin yung mga tissues niya sa loob ng mouth niya. Puro singaw lahat yun. So drinking water for him was really a challenge already. Hot more kung kakain siya ng mga soft diet, mga lugaw, ganun, it was much more painful. The next time I saw him was in the hospital going through the treatments. Diyan ako tinamaan. This is not the same guy. His face different. His head's different. His body's different. His countenance is different. Lahat parang naiba. So yung white blood cells niya bumagsak rin. And he actually developed pneumonia during the treatment niya. So he had to be confined for antibiotic treatment. Sa gitna ng mga chemo at radiotherapy sessions ni Romel, ang asawa niyang si Doc Joy ay matyagang nakatutok sa asawa upang si Romel ay gumaling at makabalik sa dati niyang lakas. She was there with him 100% of the way. She never left him. Hindi siya pa naglalagay ng IV sa bahay para lang hindi siya ma-dehydrate. They were meant to be with each other para, in a way, para she could probably save his life also. Sinasabi nila at pag marriage through thick and thin, di ba? Doon ko na-realize na sobra ako love ng wife ko. Bukod sa walang sawang pag-aalaga at pagmamahal ng asawa, may mas higit na natutunan si Romel sa panahon ng kanyang paghihirap. Blessing pa rin na pasalamat ka, parang buhay ka pa. Pasalamat ka, nagkaroon ka ng wife na doctor, advantage pa rin sa'yo. Pasalamat ka, ganyan lang yung sakit na nangyari sa'yo. Hindi siya nawalan ng hope, lumaban with prayers and encouragement from everybody. Ayun, na-inspire siya to give his best sa paglaban nito. December 14, 2008. Isang makasaysayang araw para kay Romel at sa liga ng PBA dahil sa kanyang pagbabalik pagkatapos labanan ang cancer sa loob ng 9 na buwan. Seeing Romel in practice means a lot to the team. Talagang nai-inspire sila to give their best then. It's a great testimony to everybody na talagang laban lang tayo sa buhay. I'm just so glad that right now he's through that and he's the big strong ox again. Out on the court. Parang feeling ko ngayon mas malakas ako compare before. Bumata talaga na before minsan napapagod ako kaagad. Pero ngayon habang pag naglalaro ako, kahit maghapon mo ilalagay niya, hindi ako napapagod. For him to be back again on the court, to be playing, to be doing what he does best, it's all a miracle for me. Bukod sa pagiging inspirasyon sa mga tao, ang nagbabalik na basketball MVP ay may nakitang bagong hamon sa laban ng buhay.
tuwing nagsasalita ako sa may mga sakit, yung experience ko, mas nararamdaman nila na, alin, in-encourage ko sila, na ganyan, importante pa rin talaga yung relationship kay God. I think nagkaroon ako ng CA para maging testimony sa mga taong walang hope. Matapang na sundalo sa buhay at sa basketball court. Yan si General Romel Adukul, basketball champ at cancer survivor. I think the most important in life is your relationship with God. Na mawala man lahat, success or everything, as long as you have God, you're safe. Saludo kami sa inyo, General. Let's not forget, Camila, na of course the Lord healed him using the chemo and the radiation of doctors and etc. Pero there's a lot of hard work involved in that healing process. Yung disiplina niya, yung pag-ingat niya sa pagkain, pag-ingat niya sa... Yes. And then going back to the routine of exercise and to build that's that right, body back up. Marami dyan, pwedeng, madaling sumuko eh. Oo, diba? Sabi mo, ay, tatanggapin ko na lang, mamamatay ako, surrender diba? Na ako. Oo, don't even try, diba? Pero mahirap yung right, may will ka na, itutuloy mo na, ipaglalaban mo talaga. Pero yung maganda dito sa sakit na nangyari kay, you know, Romel, no, is yung, kumbaga, yung sakit ginamit niya later on when he was healed, no, to give inspiration to other people. And it also reminds also yung other co-players nila because they're all strong. They yes, think na, naku, hindi ako magkakasakit. Athlete ako, healthy ako. Pero hindi, you know, you never know. All of us, doon naman ang patutunguan eh. We will all physically die. Pero it reminds people na, hey, you know, what are we doing? You know, are we... Our purpose in life, is it clear? Because if our life is, you know, anytime we can die, are we doing God's purpose? Kumbaga, hindi natin nasasayang kahit isang araw ng buhay Do natin. Do we know where we're going when that day comes and God calls us That's home? That's right. Oo. Dahil sa malalim na pananalig ni Romel sa Panginoon, marami ang humanga sa kanya at nahikayat niya na magtiwala kay Jesus. Di may kakaila ang malaking papel ng basketball upang maibahagi ni Romel sa madla ang himalang natanggap mula sa Diyos.